At para sa weather update, makakapanayan po natin live Veronica Torres, weather specialist mula sa PAGASA. Veronica, magandang umaga. Magandang araw din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga tagasubaybay sa unang hirit. Veronica, nasaan nang binabantayan nating panibagong LPA? Itong low pressure area na namomonitor natin ay huling namataan kaninang alas 3 ng umaga na nasa may layong 220 kilometers northeast na Apari, Cagayan. Mm-hmm. Malaki ba ang chance na maging bagyo nitong LPA? Ito pong low pressure area in the next 24 hours, mababa pa po yung chance na maging isang ganap na bagyo. Mm-hmm. At ano ang inaasahang galaw nito? Although as a low pressure area, medyo hindi pa distinct yung kanyang movement, pero pwede naman itong gumalaw papuntang Hilaga po. Okay. Hahatakin ba nito hanging habagat at magdudulot ang mga pagulan? Opo. So, sa paghatak nito sa habagat, although pwede naman siya makahatak, pero napakahina lang po. Mm-hmm. Ano nga asahan nating panahon ngayong unang araw ng pasukan, Veronica, sa iba't ibang panig ng bansa? Opo. So, for today, yung habagat natin o southwest monsoon yung nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya asahan nga po natin sa may Ilocos Region, sa may Benguet, Abra, Zambales at Bataan, yung maulap na papawirin at mga kalat-kilat na pagulan, pagkilat, pagkulog. Mm-hmm. Sa atin naman sa Metro Manila at nalalawing bahagi ng bansa, although partly cloudy to cloudy skies condition tayo, may mga chance pa rin na mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Ito mga pagulang dala ng habagat, magtatagal ba ito, Veronica? Opo, inaikita natin na until tomorrow, although ngayon, mostly western sections ng northern at central Luzon yung maulan, pero pagdating bukas, posible nga magpaulan itong southwest monsoon western sections ng northern Luzon po. Pinakamainam pa rin siyempre magdala ng mga panangga sa ulan. Tama po kayo.